Magandang araw mga bata. Kamusta na kayo? Ano nga ba ang ating tatalakayin natin sa araw na ito? Okay, ito naman ay tungkol sa pagkahalaman o ang tinatawag natin elementary agriculture o tinatawag natin EA. Ano nga ba ang benepisyo sa atin ng pagtatanim ng gulay? Di ba maraming benepisyo ang pagtatanim ng gulay? Kapag tayo ay nagtatanim, tayo ay may naaaning mga iba't ibang gulay sa ating mga bakuran kung tayo ay magtatanim nito. Katulad ng talong, sitaw, mustasa, petchay, at kung ano-ano pa. Ayan, mga bata. Yan ang mga benepisyo kung tayo ay magtatanim ng gulay sa ating sariling bakuran sa kabila ng pandemyang ating hinaharap. Ano ang pagkakaiba ng dalawang halaman? Number 2. Ano kaya ang isang dahilan ng mabagal na paglaki ng halaman? 3. Ano ang pinakamahalagang sangkap sa pagtatanim? Basket composting. Ito ay ang pagkocompost na nagbibigay ng isang mura, maginhawang opsyon ng pagkocompost para sa malago at matabang harding lupa. Ito ay isang paraan pagkocompost na nagsasangkot ng paglalagay ng compost waste sa isang basket na bahagyang inilibing sa harding lupa. Ano naman ang compost pit? Ito ay isang hukay na may malaki o katamtamang lalim lamang. Pagkatapos itong matagumpay na magawa, ang mga basura sa kusina, ang mga dahon at nabubulok na basura ay ilalaglag sa compost pit kasama ng mga maliliit na organismo tulad ng earthworms upang ang mga nasabing basura ay mapaghalo-halo at mapulok dahil sa pagkain ng mga earthworms sa mga ito. Ano ang kaalagahan ng paggawa ng organikong abono? Ang basket composting ay isa ring paraan ng pagbubulok ng mga basura sa isang lalagyan na tulad ng compost pit. Ang abonong organiko ay napabubuti ang hilatsa ng lupa at lusog ng paglaki ng mga pananim. Ito ay napaka-epektibong pataba na hindi magastos. Maaari nang magamiting pataba ang mga nabubulok na basura pagkaraan ng 2 buwan o higit pa. Madali ang paggawa ng compost lalo na sa may malawak na bakuran. Narito ang mga paraan o pamamaraan sa paggawa ng abonong organiko. Number 1, gumawa ng hukay sa lugar na tuyo, patag at malayo-layo sa bahay. Humukay ng may 1 metro ang lalim. Number 2, pagsamasamahin ng mga natuyong dahon na bulok na gulay, prutas, pagkain at iba pang nabubulok na bagay. Ilatag ang mga nabubulok na bagay sa hukay hanggang umabot ng 30 cm ang taas. Number 4, patungan ito ng mga dumi ng hayop. 5, patungan ito muli ng lupa, abono o apog. 6, paulit-ulitin na gawin ang pagtatambak hanggang sa mapuno ang hukay. 7. Diligan ang ibabaw araw-araw. Kung tagulan, takpan ito ng yero. 8. Palipasin ng 2 buwan o higit pa bago ito gamitin. Gamit ang LMs na inihanda ng guro, sagutan ang talahanayan sa malinis na papel. Huwag susulatan o sasagutan ang learning modules. Magbigay ng 5 kahalagahan ng abonong organiko.
pamamaraan sa paggawa ng compost o abonong organiko. Magsulat ng 8. Gamit ang LMs na inihanda ng guro sa sagutan ng mga bata ang mga tanong na sa malinis na papel. Panuto, sagutan ng mga tanong, piliin ang titik ng tamang sagot. Number 1, ito ay isang uri ng organikong pataba na nagmumula sa nabulok na halaman, basura, dumi ng hayop at anumang uri ng organikong material. A. Luwad, B. Compost, C. Banlik, D. Mabuhanging lupa. 2. Ito ay paraan ng pagbubulok ng mga tuyong dahon, gulay at iba pang pwedeng gawing abonong organiko na ginagawa sa isang lagayan o container. A. Compost, B. Compost pit, C. Basket composting, D. Container gardening. 3. Bakit mas mainam ang paggamit ng abonong organiko sa paghahalaman? A. Napapabuti nito ang pagkabuhaghag at hilatsa ng lupa. B. Pinatitigas nito ang lupa. C. Magastos, kagaya ng commercial na pataba. D. Nawawala ng sustansya ang lupa kapag gumamit ng abonong organiko. 4. Ano ang dapat gawin para mapabilis ang pagkabulok ng mga tuyong dahon, gulay at iba pa sa compost pit? A. Hayaan itong tuyo. B. Diligin ang ibabaw araw-araw kung tag-init. C. Hayaang walang takip kung tag-ulan. D. Pabayaan na lamang ito. 5. Kung walang lugar o espasyo para makagawa ng isang compost pit, ano pang alternatibong pamamaraan ang pwedeng gawin? A. Pinagpatong na lupang gulong ng sasakyan. B. Sa maliliit na paso. C. Sa supot na plastic. D. Sa kahon ng prutas. Pagkatapos masagutan, ay dumako naman tayo sa inyong pagninilay. Magsusulat ang mga mag-aaral sa kanilang journal o portfolio ng kanilang nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt. Una, naunawaan ko na. Ikalawa, napatid ko na. At ikatlo, gagawin ko ay. Maraming salamat po at sundin lang po ang sinabi ng guro, gamitin ang learning modules, subalit huwag susulatan ang mga ito.